What's up mga ka-Pigeon Nation? Welcome back dito sa Pigeon Nation Love TV. And for today's video is mag-unbox nga tayo mga ka-Pigeon Nation ng package natin. So magagamit natin to para sa mga ibo natin. Lalo sa mga young birds natin, pantulong yun sa mga magulang nila sa pagsusubo. So para din to sa mga healthy na inakay mga ka-Pigeon Nation. And then ituturo ko pa sa inyo yung isa nating secret ingredient na ginagamit para sa mga young birds natin, para maging healthy sila. So napakaganda ng mga naging resulta mga ka-Pigeon Nation, nung ginagamit natin na yun. So share ko sa inyo yun mamaya. And kung gusto nyo malaman yun, samahan nyo ako. Let's go! So yun nga mga ka-Pigeon Nation, dahil nga nag-download ako ulit nung app na Lazada, and nakapag-ano tayo ng code. So ayan, nakabili tayo ng package ng product, no? So free shipping to mga ka-Pigeon Nation dahil nga meron tayong code na ginamit. So ayan, medyo matigas siya mga ka-Pigeon Nation. So ngayon buksan natin to. Dahil nga mahalaga to, no, para sa pagsuporta natin sa mga young birds natin, na lumalaki mga ka-Pigeon Nation, para mas maging maganda yung kanilang growth. So buksan na natin mga ka-Pigeon Nation. So yun mga ka-Pigeon Nation, buksan na natin itong ating package galing sa Lazada. So nabili ko to sa halagang 36 pesos kasi free shipping mga ka-Pigeon Nation. So ayan, tanggalin natin yung plastic. And ayun, pagkabukas natin, ito kita na agad mga ka-Pigeon Nation yung ating laman ng package dito. So ito medyo maganda mga ka-Pigeon Nation. So buksan pa natin siya para makita yan, nakabubble wrap ayos. So ito na, ganda oh. So panggota nga, pantulong para sa mga ibon natin mga ka-Pigeon Nation, lalo na sa mga breeder natin na tamad magsubo. And isa pang mahalaga doon mga ka-Pigeon Nation, is yung ipinanggogota natin, mahalaga mga ka-Pigeon Nation, dahil nga napaksustansya nung natuklasan ko na yon mga ka-Pigeon Nation. So actually tinuro lang sa akin ng tropa yan, shout out kay Boss Reynald Tatayde, no? Alam naman niya na siya lang nagturo sa akin, no? Naisipan nga namin dahil nga yung business ng pamilya nila mga ka-Pigeon Nation, titindo sila nun, kaya naisipan namin na ibigay nga sa ibon. And maganda naman yung naging resulta mga ka-Pigeon Nation. So ito sana matagal na gamitan niya, abuti nito kasi minsan talaga natatanggal yung pinakagoma doon sa may ito dito sa may ganto mga ka-Pigeon Nation, hindi ko alam yung tawag dyan, basta natatanggal yung pinakagoma. So yun, may karayom pa. So hindi naman natin gagamitin yung karayom na yan mga ka-Pigeon Nation, dahil nga hose yung gagamitin natin. So ito yung binili ko, so bali tatlo, dalawang 10cc and isang 20cc mga ka-Pigeon Nation. Ayan, nakikita nyo naman. So ito nga yung mga gagamitin natin, para sa mga young birds natin. So ito, nagdagdag lang ako kasi nasira na yung isa nating 10ml doon mga ka-Pigeon Nation. Ayan, kaya naisipan ko, nakita ko yung opportunity na na pwedeng magkaroon ng free shipping. Kaya yun, pinatas ko na. Halagang 36 pesos mga ka-Pigeon Nation. Nagkaroon tayo ng tatlong ito nga syringe mga ka-Pigeon Nation. So mamaya magtitimpla tayo nung ating bagong paano ko ba tatawagin yun mga ka-Pigeon Nation. So bagong tuklas na gamot, hindi naman siya gamot mga ka-Pigeon Nation, vitamin. So ito, ang laki ng niya mga ka-Pigeon Nation, ang laki nung needle, grabe to, ng dugo. So mas malaki pa yung needle nitong 10ml kaya sa may needle ng 20ml mga ka-Pigeon Nation. Grabe, ang laki nito, pandugo ata ito. So yan mga ka-Pigeon Nation, So yan, tuturo ko sa inyo yung gagawin natin dito bago natin ma-convert to as panggota mga ka-Pigeon Nation. So may kukuhanin lang ako para makita nyo. So yan mga ka-Pigeon Nation, ito na nga yung ating nagamitin. So yan, nipper mga ka-Pigeon Nation. So in-alcohol ko na to, malinis na. So ganito lang ang gagawin natin dyan. So una, tatanggalin nyo muna yung needle, may thread yan, so i-slide nyo lang siya para matanggal. And then itong naka-cover na to sa may pinaka-nakatusok mga ka-Pigeon Nation, tatanggalin natin yun dahil hindi naman natin yan kailangan. So
So yun mga ka-Pigeon Nation yan. Konting-konting ano lang. Makunat naman yan. Kaya hindi tutul, hindi tatalsik yung ating tatanggalin na cover na to mga ka-Pigeon Nation. Ayan o. Tanggalin natin to kasi susuksukan natin yan ng tawag dito. Hose mga ka-Pigeon Nation. Yung maliit na hose na malambot. Rubber hose. Para yun yung i-ano natin sa mga young birds. Tawag dito. Yun ang ibabao natin sa bibig nila. Pero may kailangan tayong iwasan mga ka-Pigeon Nation kapag nag-gogota tayo. So tuturo ko sa inyo mamaya. Pagka-actual natin na pag-gogota. Papakita ko sa inyo yung kailangan natin gawin mga ka-Pigeon Nation. So ayan, ito na dapat maging ganito yung itsura ng inyong syringe. So tatanggalin nyo yung cover na yun mga ka-Pigeon Nation. So gagawin ko lang to and then update ko kayo mamaya. So yun nga mga ka-Pigeon Nation, ano, natanggal ko na yung mga cover ng ating mga syringe. So ito naman yung next natin kailangan, ang ating hose mga ka-Pigeon Nation. So ang ating kailangan lang gawin is ipasak itong hose dito sa may nguso ng ating syringe mga ka-Pigeon Nation. So ayan, nang sa ganon, ito yung magsisilbing pambaon natin sa bibig ng mga young birds natin. Nang sa ganon, hindi tumapon mga ka-Pigeon Nation yung ating mixture na ibibigay sa mga young birds natin. Ano? Para nang sa ganon, walang masayang and direkta sa butchi yung ating pagbibigay ng mixture. Kasi mga ka-Pigeon Nation, pagka tayo nagkamali, pagka ito ay nakaharap sa gawing katawan niya, maaaring rumekta sa baga ng ating ibon, ng ating young bird, yung mixture na binibigay natin. So, maglilid yun ng mahinang baga, mahinang lungs mga ka-Pigeon Nation. Kaya kailangan natin mag-ingat. And then, nakita nyo, nakabend na, ano to, nakabend na papunta sa butchi recta mga ka-Pigeon Nation. Ano? So, yan ang silbi ng curve na hose na mga ka-Pigeon Nation. So ngayon naman, tingnan tayo ng mixture natin mga ka-Pigeon Nation. So tuturo ko sa inyo yung ginagamit natin dito. Yun, so huwag na tayo magpatumpik-tumpik-tumpik pa. Ayan na nga mga ka-Pigeon Nation yung sinasabi ko sa inyo, ano, mga ka-Pigeon Nation. So shout out kay Boss Reynald at Heidi nga, ano. And ito yung kanilang product na gatas ng kalabaw mga ka-Pigeon Nation. So napakahalaga para sa ating mga ibon. So napaka-effective, napakaganda, napaka-ayos ng epekto sa mga young bird natin. Super healthy sila mga ka-Pigeon Nation. So ito eh, purong gatas ng kalabaw, ano mga ka-Pigeon Nation. So naka-rep yan, medyo malamig kaya para hindi madaling masira. So ito naman yung panggota natin and ito is cheek booster mga ka-Pigeon Nation na nasa maligamgam na tubig. So bakit nga ba maligamgam mga ka-Pigeon Nation? So malamig tong ating gatas ng kalabaw dito. Kaya hindi magandang ibigay ng malamig yan sa ating mga ibon mga ka-Pigeon Nation, lalo't young birds sila. Kailangan nila ay medyo mainit-init. Hindi naman yung sobrang init. So mga ka-Pigeon Nation, yung medyo maligamgam lang, yung kaya lang ng mga ibon natin. So alam naman natin yun kapag nagsusubo tayo ng pagkain sa mga batang ano natin, naalagaan natin. So inihipa natin, alam natin yung malamig sa mainit, yung kaya na ng bata. So parang ganun lang din yung ating mga kalapate mga ka-Pigeon Nation. So next natin na gagawin dyan, ihalo lang natin tong gatas ng kalabaw dito sa ating maligamgam na tubig na may cheek booster mga ka-Pigeon Nation. So ayan, nilagay ko na, baka ilagay pa ng iba. And kung magbigay tayo nyan is patem 10ml lang sa ating mga young birds, ano. Pero tatlong beses ako nagbibigay mga ka-Pigeon Nation. So ayan na, medyo nagbabrown siya kasi dahil sa cheek booster mga ka-Pigeon Nation. So ito, ang ginagamit ko naman pang halo, binobomba-bomba ko siya dito sa ilalim mga ka-Pigeon Nation. So ayan, nakikita nyo naman, ayun o, yung mga cheek booster, bumubulwak. So ayan, medyo sumobra yung init nung ano natin mga ka-Pigeon Nation, yung tubig natin. Kaya ramdam kong mainit ngayon yung ating mixture. Haluin lang muna natin. Ayan mga ka-Pigeon Nation, yun, mainit siya. Kaya maghihintay muna tayo hanggang maya-maya bago natin ibigay sa mga young birds mga ka-Pigeon Nation. So gustong-gusto nga ng mga young birds to mga ka-Pigeon Nation. Hindi na ata sila sanay nang hindi ko binibigyan ng ganito sa isang araw. So
So yan, papakita ko rin sa inyo mamaya yung pagbibigay natin sa kanila nitong ating mixture mga Kapidyo Nation. So saktong 40 ml yan. Kaya ano, may konting sobra lang yan. So pinapasobrahan ko lang yung isang pinakamaliit natin na young bird mga Kapidyo Nation. So kung hindi ako nagkakamal, nasa 45 ml yan palagay ko. Kaya tagta 10 ml dahil nga apat yung ating mga young bird and then may isang mapapasobra mga Kapidyo Nation. So set aside lang natin ng konti yan and bigay na natin sa mga ibon maya maya. So yun mga Kapidyo Nation, no, mayroon nga tayong isang young bird dito. Ayan, no, ganda ng katawan niya dahil nga dito sa ating gatas ng kalabaw mga Kapidyo Nation. So 10 ml lang yung bibigay natin. So yun, kita naman yung ulo niya. And then malaki pa nga yung butchi niya mga Kapidyo Nation. So abangan nyo yung raffle natin, baka malay nyo ito na yung paraffle natin na young bird mga Kapidyo Nation. So ito lang. Yan, malamig na yung ating ano, yung hindi naman malamig, kumbaga yung normal lang na temperatura pambigay sa mga ating mga ibon. So ito mga Kapidyo Nation, medyo bubuka lang natin yung kanyang tuka. Ito makakulit yung isang ibon na to, ha. Bubuka lang natin na ganyan mga Kapidyo Nation and then baon ganyan and then inject. So ganun lang kadali mga Kapidyo Nation. So ayan, ha, pansinin nyo ang healthy ng ibon na to mga Kapidyo Nation. So ito ay isa sa mga anak nila, poop at poop tuloy, Blaze at Snowy mga Kapidyo Nation. Kaya asahan natin na isa ito sa ating ipaparapol mga Kapidyo Nation. So tapusin ko na lang din yung iba and then na-update ko kayo.